Na dari kuy. Kush kush. Lan. Check lan. Dili. Sir pel gozo na dikat et ani jim kit kush. Ha. Hello guys. Sonra yaptın mı? Yapamadım. Yapamadım. Çok zor. Okay, you can do it. Try to do. No, it's here. May I see? May I see? May I see? Give me. Bu dense. Bakın arkadaşlar bu. Where it plays? No. No. Good job, Sarpil. We are done. This is really charge of that. I made up the studies. I do pull it. Pull it, ma? Please. Okay. Put that in. Touch it, sir. Okay. Then. Tama. So, hi guys. Kanina nga pala, may nag-message sa akin privately. Yung follower ko sa Qatar, nagtanong siya kung normal lang ba sa isang Turkish na mainitin ang ulo at silo sa pati mga babae. So, sinagot ko siya na oo, normal lang yan. Kasi kadalasan talaga sila dito guys, talagang mainit yung ulo nila. Lalo na pag may problema sila, kasi hindi sila magaling mag-handle ng problema. Hindi sila kagaya sa mga Pinoy na pag may problema, mag-video okay lang, maligo sa dagat. Sa kanila dito, hindi. Pag may problema sila, talagang iniisip at iniisip nila. Kaya, yung iba nga, nag-gagamit ng bawal na gamot para lang makalimutan yung problema nila. Kunwari sa akin ha, na-experience ko sa asawa ko, talagang sabi niya sa akin, siya daw, pag may itinanong siya tapos hindi ko masagot within 30 seconds, magagalit na yan, nasigaw na yan sa akin. Kaya sinisigawan ko din siya pabalik. Sabi ko, bigyan mo naman ako ng time mag-isip. Kasi minsan, naluluding ako, lalo na pag yung marami akong iniisip or pag bagong gising ako. Kasi ako yung tao na bagong gising, di mo ayokong magsalita, ayokong makipagkwentuhan. So, at ano din, ang sa kanila, mainitin din ang ulo nila kapag yung lalaki may gustong gawin tapos hindi mo siya sinunod, yun, mainit ang ulo. Kaya kailangan talaga sa mga Turkish guys, mahabang pasensya, lagi ko na yan sinasabi, at dapat magaling kayong magbula-bula. So, ulog-ulugan lang na ninyo sila, bula-bulahin mo lang sila. So, kung gusto mo ng something, yon dapat magaling kang magbula-bula. Kasi pag hindi ka marunong magbula, kung sinisigawan mo din sila or ano, lugi ka kasi nasa bansa kanila. Unless na lang kung nasa Pilipinas ka, yun, makakaalis ka pa rin. Pero dito, no. Dapat talaga sila yung nasusunod sa bawat oras. Kasi, tama. Sabi din na sala. Tama man, nen. Senya sa nung tahari. Ano? Kita piyat. At yung sabi nila, yung isa pang tanong niya, kung siloso ba daw pati mga babae. Oo, si siloso pati mga babae. Kung dito nga sa street namin, sa province namin, pag nasa, kunwari, last week, naka-short ako. So, hindi naman siya poke short. Yung parang short na ano lang, above the knee lang. So, sabi ng asawa ko, wag kang lumabas ng ganyan. Bakit? Sabi niya, ano daw, pag chichismisan daw ako. Kasi dito, may narinig din ako. Hindi ako yung babae, ha. May narinig ako sa kamag-anak ng asawa ko. Yung kapitbahay nila, naglilinis ng pinto. Tapos, nakita ng asawa na ano, na naka-sleeveless. So, sabi nung kamag-anak ng asawa ko, ano ba to? Parang
parang nagpapachancing sa asawa ko, yung parang nagpapapansin daw sa asawa niya. Kaya mag-ingat-ingatin kayo dito kasi kung yung lalaki walang pakialam, ang naguguluhan ako sa... Iyon nga guys, dapat mag-ingat sa pananamit kung yung city nyo ay napaka-conservative. Kasi yung mga babae, mahilig silang mag-chismis. Mas nai-insecure sila, lalo na kapag ano ka, foreigner ka. Tapos kung open ka manamit, nai-insecure sila pag ganun. Kasi feeling nila, nagpapapansin ka sa asawa nila. So, yun lang yung advice ko. Kung anong damit nila, yun na lang din yung... parang hindi naman talaga gayahin. Yung parang, kung sa akin ha, hindi naman ako nagkapali. Pero at least yung mga damit ko, hindi yung na-open. Pwede lang ako ma-open pag nasa ibang city kami. At yung isa pang tanong niya, kung malinis ba daw yung mga Turkish. Ang masasabi ko dyan, malinis sila. Kasi as a Muslim, talagang pinapractice at nasa role ng isang Muslim na kailangan, pagkatapos mong umihi, maghugas, dapat may aptest. So... Yun yung ano nila, malinis naman sila sa katawan kasi yung sa naranasan ko sa sister-in-law ko, malinis sila sa katawan. Kaso kahit anong linis nila sa sa katawan, mayroon pa rin silang amoy. Hindi ko, lalo na pag mainit, may amoy talaga sila. Hindi ko ano yun, siguro dahil sa isang factor nun, dahil sa pagkain nila, dahil maraming onion at dahil ano, maraming spice, kaya yung mga pawis nila mabaho. Kung sa atin, kung ako ha, para sa akin, yung mga kalahi ng asawa ko, malinis sila sa bahay, pero sa katawan mas malinis ang mga Pilipino. Gusto ko lang din palang idagdag na yung mga kalahi ng asawa ko, naliligo sila pag winter, pag malinis na sa katawan yung kalahi. Yung Turkish ay 3 times a week. At pag hindi naman masyadong malinis, so one times a week. Pero pagkatapos na magtalik yung mag-asawa, kailangan maligo. So, kasi sila, hindi sila maarte masyado sa katawan. Tama na sa kanila na dalawang shampoo sa isang liguan, dalawang shampoo, tapos dalawang sabon. Tapos, yun, hindi na sila naglo-lotion. Minsan, nagko-conditioner naman yung iba. Basta, hindi sila kagaya sa atin na marami pang ina-apply sa katawan. Marami. Sabi nga ng ano ko, kapatid ng asawa ko, sabi niya sa akin, mayroon akong set ng ano, Brilliant dati. Sabi niya, ano ba yan? Ba't ang dami mong pinapahid sa mukha mo? Sabi ko, ano yan? Civil G ilats. Sabi ko, so gamot sa acne. Kaya, yun. Sabi niya, okay. And then, may mga, depende kasi yun sis, kung ang tuko na nakatira sa apartment, so malilinis. Pero pag ang tuko na nakatira sa village, or meron namang malilinis sa village, ano, yung may mga alagang hayop, syempre naman may alagang hayop, so nagtatrabaho sila sa farm, tapos pagdating sa bahay, pagod na sila, so hindi na nakakapaglinis ng bahay. So yung ano nila, bahay siguro madumi, kasi may nakita din akong hindi malinis sa bahay dito sa mga Turkish. So hindi naman lahat malinis. Tapos, at yung sa mga lalaki, talagang amoy putok sila, pag lalo na pag mainit yung araw, amoy putok. Kasi din, yung mga ano nila, sinusuot nila, kunwari yung kapag taglamig ha, tatlong araw nilang susuotin yan, ibalik-balik lang yan nila. Tapos, saka nalalabhan kung mabaho na talaga. Kahit may washing machine sila dito, hindi nila nilalabhan araw-araw. Hindi kagaya sa Pilipinas na isang suot, laba. Kahit pa kamay tayo maglaba sa Pilipinas, ano. Pero, ganyan talaga dito. Kasi, yung ano ko, kapatid ng asawa ko, dati, nag-ano din sila, nagtanong sila sa asawa ko. Una talaga nilang tinanong kung malinis ba daw ako sa katawan. Sabi ng ano ko, ng asawa ko, malinis siya sa katawan, wala namang amoy. Then, tapos sila, nung mag-summer, naaamoy ko. Kasi nga siguro sa kakalinis ng bahay. Pero yung kapatid ng asawa ko naman, pagkatapos niyang maglinis ng bahay, ligo siya talaga diretso. So, yun, nagpapapawis, tapos ligo. Ano pa yung isang tanong niya? Tinatanong nga din pala ng followers ko,
kung dinadaan lang ba daw sa makeup ng mga babae dito yung beauty nila. Sa kaya sinagot ko siya, yung iba magaling mag-makeup pero kadalasan dito guys talagang natural beauty sila. So hindi na nila kailangan na maraming ano mga anik-anik sa katawan. Kunwari tayo sa Pilipinas, kailangan iba pa yung primer, iba pa yung concealer, iba pa yung foundation. Sila dito, hindi na masyado sa kanila sapat na maka-foundation, tapos yun, eyeliner. Hindi pala eyeliner. Yung eyeliner, tapos mascara. Pero meron ding mangilan-ngilan kapag mapera dito, nagpapa-aesthetic sila. So, pag sobrang taas yung ilong, pinapa-anuhan nila, pinapaliit nila yung ilong nila. Or, ang ano lang sila dito, madalas sila gumagastos sa relatives ng asawa ko, madalas sila gumagastos sa laser. Kasi sila mabalahibo yung katawan. So, example yung sa yung dito sa kamay, tapos yung sa legs, ayan, mabalahibo. Yun yung pinapalaser nila. Kasi pag yung normal na yung normal na Philips na yung pang ano ng balahibo kasi nag-chicken skin yung ano nila, balat nila. So kadalasan nakikita ko talaga sa mga kalahi ng asawa ko na babae, nag-chicken skin yung ano, hindi katulad sa balat natin na pag anuhin mo yung parang ganyanin mo ma-ano yung smooth. Sa kanila maraming ano chicken skin dahil sa pagtatanggal nila yun ng balahibo. Tamam, ano yung ano pa yung about sa buhok, bakit daw buhaghag yung buhok nila dito? Kasi guys, hindi sila katulad sa atin sa Pilipinas na kailangan straight yung buhok, yung parang na-adapt na din natin sa Korea or sa Japanese. Sila dito, sapat na sa kanila kung makapag-colored ng buhok. Inaantok na si Sir Phil. Basta may color yung buhok nila, kahit pakulot, kahit nakakalkag pa yan. Basta ano. Wala sila, hindi sila masyadong nagte-treatment na buhok. Or ngayon lang nauso yung ano sa kanila. Brazilian treatment nila dito. Or riband sa kanila. Ngayon lang yan nauso. So, pero dati, hindi ganyan ka. Wala ako nakikita sa mga coiffeur. So, mga 3 years ago lang ako nakakita na meron na silang riband dito. Tapos, guys, ang mahal pa naman ang riband nila dito. Tamam, sir. Say bye-bye. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching at salamat doon, sis. Sa tanong mo, ayun, nakagawa tuloy ako ng content. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Kiss. Kiss. Bye-bye. Kiss. Kalkag din yung buhok, Sir Play. Kiss. Kiss. Tamo.